showbiz fanatics, GMA and AAA may kondisyones para sa paglipat ni Alden Richards and Main Mendoza ng ibang network. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Pinoy Celebrity Updates, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, of course, isang malupitang pasasalamat po sa lahat po ng mga true-blooded Aldab Nations na lagi pong nakaantabay at laging nakasubaybay sa lahat ng ating mga update. Of course, syempre dahil mahalaga sa atin yung ating pong inyong mga sasabihin patungkol sa ko sa ating latest update, namili tayo ng ilan sa mga komento mula sa ating mga legit viewers and subscribers. Let's start off with Miss Tessie Delgado. Sabi niya, admin, wag nang tanggapin ni Alden ang talk show with Just Spoke. Hindi nga nila tinanggap ng Aldab ang project na bigay din ni Dambo. Yan pa sa digital nila Alden and Just Spoke. Wag na ano, double standard. Please admin, sana mabasa ni Alden to. Thanks and God bless. Alam niyo po kung gagawin na ng GMA 7 para kay Alden at kay Miss Jasmine, para silang ano, hindi na sila natuto. Alam naman nila na ayaw ng tao na si Jasmine tsaka po tong si Mr. Alden Richards matapos yung teleserye nila, di ba? Ang bilis-bilis natapos. Kasi kung talagang nag-rate yun, may extend pa yun eh. Pero dahil nga hindi siya nag-rate at hindi pumatok, eh gagawa na naman sila ng digital na ganito. Parang ewan ko ha, parang nagsasayang sila at nagtatapon sila ng pera. Ibigay nila kay Main yan. Mas maganda pa eh, magaling mag-host yun. Napaka ano, eloquent, di ba? Sabi ni Ma'am Clarissa California, Christine Serrano ng USA, Alden Richards, Main Fulkerson forever. True EB knock-knock, walang kwenta. Ibalik si Alden para magkasamang Aldab. Ayan. So ito naman ang isa sa mga panawagan din ni Ma'am Shi, Christine Serrano ng USA, na tanggalin na yung mga panaknak nila dyan, ano? At ibalik na lang nila talaga yung totoong samahan ni Alden Richards at Main. Kasi kung talagang meron silang mga restriction patungkol doon, di, huwag nilang pagtabihin at least diba magkasama sila doon po sa ano na yan, doon po sa proyekto na yan. Yan pa sa pag-host, which is, diyan naman talaga sila talagang nakilala ng husto, diyan sila nagsimula, at diyan nag-boom yung kanilang career, di ba? So, dapat ibalik din nila si Alden Richards, hindi kung sino-sino yung kinukuha nila. But anyway, dahil nga sila naman ang nagpapasweldo sa mga yan, papakinggan ba naman nila tayo, di ba? Pero sana lang mapakinggan. Sabi naman po ni Ma'am Rosalina Norlander, yan ang napapala ng mga makasarili at ang akala nila kayang-kaya nilang lusutan ng lahat. So it's a big problem for the management na humadlang kay Main. Ayan, ito naman po ang isa sa mga komento ni Ma'am Rosalina, no, na talagang napaka selfish lang nung move na yon, na nandun na, ay nandun na yung tao tapos hindi pa nila palalabasin, di ba? Parang insulto lang sa part ni Miss Main Mendoza na nag-ready siya for that particular event, and then dahil lang sa isang bagay na ano nila, kinokontrol nila, kinancel nila yung tao, which is talagang medyo emotional si Main, eh magagalit siya, di ba? Pero dahil professional siya, eh tinanggap niya na lang yung ganong sitwasyon, at alam na alam niya sa kanyang sarili na may kabastusan yung ganong bagay. Kaya naman Main, kapit lang. Sabi naman po ni Ma'am si Jean Cordero, blessed Thursday Ma'am Pinoy Celebrity Updates. Tama lang na idemanda yung humarang kay Main sa Bibo. Lahat na lang hinaharang nila para madala na sila. Yung karma is moving. You're right, Miss Pinoy Celebrity. Thanks sa mga updates and God bless. Ayan. Salamat po Ma'am Jean. At sabi niya nga, agree siya dun sa mga bagay na ginawa po or yung hakbang na ginawa ng Bibo Philippines, na talaga namang medyo off, 'di ba? Medyo hindi kanais-nais po. So, kaya naman talagang marami po tayong mga bagay na pag-uusapan patungkol sa issue na 'yan, dahil mahaba-haba pa po yung journey na 'yan. And I know and I believe na syempre, alam niyo, nagagamitin po ng kampo ni Main yung kanilang salapi para pumaligtas or malampasan yung trahedya or itong case na 'to, dahil masakit po sa ulo 'yan. So, salamat po Ma'am Jean sa inyong komento. Please mag-comment lang kayo sa ating comment section na related po sa ating latest update. And
now let's talk about this issue. Kasi marami po talaga ang, kumbaga marami ang nagtatanong, marami po ang nag-ask po sa atin patungkol po sa estado ng kung saan ay marami po ang nagsasabi na si Mr. Alden Richards and Maine Mendoza ay may offer po sila coming from the other network. Pero possible nga ba na mangyari na pwede nilang tanggapin kahit po freelancer artist po itong si Maine, considered as a freelancer dahil hindi naman siya pumirma ng kanyang kontrata sa AAA at marami na rin po ang umaga pinost din po ng GMA Sparkle GMA artist na Maine Mendoza is part of GMA, so hindi na siya part ng AAA. So ngayon, nagtatanong po ang marami na may mga balita kasing nakarating sa kanila na maaari daw itong si Mr. Maine Mendoza and Alden Richards ay nakareceive ng offer from Mr. Willie Revillame, which is yung AMBS, ba? Diba? So, possible ba na ito po ay pwedeng tanggapin ni Alden Richards kahit po meron siyang tinatawag na kontrata or so-called contract sa GMA? So, ganito po yan. Nag-seek po tayo ng information with regards to that. Meron po tayong tinatawag na settlement, which is may nangyari na rin po to sa ibang mga artista. Pwede po si Mr. Alden Richards na kumawala doon po sa kontrata na meron siya with Miss doon po sa GMA na kanyang pinirmahan. Pero meron pong tinatawag na rules. Meron po tayong tinatawag na kailangang sundin na rules at mga conditions na kailangan nilang i-achieve. Ganito po yan. Matapos po niyang tanggihan or matapos po na mag-decide si Mr. Alden Richards and Maine Mendoza na umalis na tuluyan sa isang network, ang rules po dyan is pwede po kayong umalis ng network regardless or dun sa condition na hindi kayo pwedeng pumirma ng kontrata mula po doon sa mula sa isang network na nag-o-offer sa inyo. Kasi parang pwede kayo makasuhan with that particular thing. Kasi baka iniisip ng network na inalisan mo, kaya ka pumipirma ng ibang, kaya gusto mong umalis dun sa network na yon dahil merong offer sa'yo na mas malaki, which is ayaw yun ng sarili nilang network. Which means ang condition, pwede kayong umalis sa mother network ninyo pero hindi kayo pwedeng pumirma ng kontrata sa ibang network. Yun po yung tinatawag na settlement between the actors and actresses with that particular network to the other network. So, ibig sabihin, matitenga po sila. Yun po yung in short, ba? Diba? So, kayo po, ano po ang masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below.